Ang Deathstalker, Neyeris quinquestriatus, ay isang uri ng alakdan, isang miyembro ng pamilyang Bothidae. Ito ay kilala rin bilang Palestine Yellow Scorpion, Omdurman Scorpion, at Nakab Desert Scorpion, gayon din ng maraming iba pang kolokyal na pangalan, na karaniwang nagmumula sa komersyal na bihag na kalakalan ng hayop. Upang alisin ang pagkalito, lalo na mahalaga sa mga potensyal na mapanganib na species, ang pangagham na pangalan ay karaniwang ginagamit upang tukuyin ang mga ito. Ang pangalang Neyeris quinquestriatus ay halos isinasalin sa Ingles bilang Five Striped Smooth-tail. Noong 2014, ang mga subspecies na LQ, Hebraeus ay nahiwalay mula dito at itinaas sa sarili nitong species na Neyeris Hebraeus. Ang iba pang mga species ng genus Neyeris ay madalas ding tinutukoy bilang Deathstalkers. Ang Neyeris quinquestriatus ay dilaw, at 30-77 mm, 1.2-3.0 inch, ang haba, na may average na 58 mm, 2.3 inch. Ang Neyeris quinquestriatus ay matatagpuan sa mga tirahan ng disyerto at scrubland mula North Africa hanggang sa Middle East. Ang saklaw nito ay sumasaklaw sa malawak na teritoryo sa Sahara, Arabian Desert, Thar Desert, at Central Asia, mula Algeria at Mali sa kanluran hanggang sa Egypt, Ethiopia, Asia Minor at Arabian Peninsula, Silangan hanggang Kazakhstan at kanlurang India sa Hilagang Silangan at Timog Silangan. Ang mga neurotoxin sa L. quinquestriatus venom ay kinabibilangan ng chlorotoxin, cherubitoxin, isang blocker ng calcium-activated potassium channels, skylotoxin. Ang mga agitoxin ay uri ng 1, 2, at 3. Iba pang mga bahagi, lak 2, na nakuha ang pangalan nito mula sa alakdan na ito. Mga panganib, ang Deathstalker ay isa sa mga pinakamapanganib na species ng alakdan. Ang lason nito ay isang malakas na pinaghalong neurotoxin, na may mababang nakamamatay na dosis. Bagamat ang isang tibo mula sa alakdan na ito ay labis na masakit, karaniwan ay hindi nito papatayin ang isang malusog na nasa hustong gulang na tao. Gayunpaman, ang mga maliliit na bata, matatanda, o may kapansanan, tulad ng mga may kondisyon sa puso at mga allergy, ay nasa mas malaking panganib. Anumang envenomation ay nagdudulot ng panganib ng anaphylaxis, isang potensyal na nagbabanta sa buhay na allergic reaction sa kamandag. Ang isang pag-aaral mula sa Israel ay nagpapakita ng mataas na rate ng pancreatitis kasunod ng envenomation. Kung ang isang tusok mula sa Neyeris quinquestriatus ay napatunayang nakamamatay, ang sanhi ng kamatayan ay karaniwang pulmonary edema. Ang antivenom para sa paggamot ng mga Deathstalker na envenomations ay ginawa ng mga pharmaceutical company na AbbVie at Sanofi Pasteur at ng National Antivenom and Vaccine Production Center sa Riyadh. Ang envenomation ng Deathstalker ay itinuturing na isang medikal na emerhensya kahit na may paggamot sa antivenom, dahil ang lason nito ay hindi karaniwang lumalaban sa paggamot at karaniwang nangangailangan ng malalaking dosis ng antivenom. Sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa labas ng tipikal na hanay ng Deathstalker, mayroong karagdagang komplikadong salik na wala sa mga umiiral na antivenom ang inaprubahan ng Food and Drug Administration o mga katumbas na ahensya at magagamit lamang bilang mga gamot sa pagsisiyasat, INS. Pansarang panaklong tuldok, ang U.S. Armed Forces ay nagpapanatili ng isang pagsisiyasat na aplikasyon ng droga para sa ABPC Riyadh Antivenom sa kaganapan ng envenomation ng mga sundalo sa Gulf War Theater of Operations at ang Florida Anti-Venom Bank na pinamamahalaan ng Miami-Dade Fire Rescue Department ay nagpapanatili ng Scorpifav Antivenom ng Sanofi Pasteur para sa Deathstalker. Ang isang bahagi ng lason ng Deathstalker, ang peptide chlorotoxin, ay nagpakita ng potensyal para sa paggamot sa mga tumor sa utak ng tao. Nagkaroon din ng ilang katibayan upang ipakita na ang ibang bahagi ng lason ay maaaring tumulong sa regulasyon ng insulin at maaaring magamit upang gamutin ang diabetes, kailangan ng banggit. Noong 2015, nagsimula ang mga klinikal na pagsubok sa paggamit ng chlorotoxin na may fluorescent molecule na nakakabit bilang brain tumor, AIM, BLZ-100, upang markahan ang mga cancerous na selula sa real-time sa panahon ng operasyon. Mahalaga ito sa pag-opera sa kanser sa utak, kung saan mahalagang alisin ang pinakamaraming cancerous cells hanggat maaari, ngunit hindi alisin ang malusog na tisyo na kinakailangan para sa paggana ng utak. Sa mga preclinical na pagsubok sa hayop,
maaaring ay highlight ng pamamaraan ang napakaliit na mga kumpol ng kasing kaunti ng 200 mga selula ng kanser, kumpara sa karaniwang paggamit ng MRI, na may mas mababang limitasyon na higit sa 500,000. Ang pagkakaroon ng L. quinquestriates ay maaaring ilegal o kinokontrol sa mga bansang may mga batas na nagbabawal sa pag-aalaga ng mga mapanganib na hayop sa pangkalahatan. Ang mga jurisdiction ay lalong at tahasang isinasama ang L. quinquestriates sa mga batas na nangangailangan ng mga permit na mag-ingat ng mga hayop na hindi karaniwang alagang hayop, o naghihigpit sa pagmamayari ng mga mapanganib na hayop, at sa ilang mga kaso ay ipinagbabawal ang pag-iingat ng L. quinquestriates save ng mga lisensya dong zoo at mga pasilidad na pang-edukasyon. Sa ilang jurisdiction, ang mga departamento ng isda at wildlife ay nangangailangan ng mga pahintulot para sa maraming hayop, at ipinagbawal ng ilang mga lungsod at pamahalaang munisipal ang kanilang pagmamayari sa kanilang mga tuntunin.